Sa video nito, pag-usapan natin ang tips bago mag-blood donate, no? Ito ang ilang tips bago mag-donate ng dugo. So, disclaimer lang, ito ay based sa aking experience, ha? Disclaimer lang po. Okay, number one ay complete sleep ka. Kasi kailangan complete sleep mo at hindi kulang-kulang ang tulog mo. Kompletong 8 hours. Kasi pagka puyat ka at hindi kompletong tulog mo, hindi ka papayagan ng doktor na mag-blood donate ka. Hindi ka papayagan. Kailangan complete ang rest mo. Kailangan malakas ka. Number 2 ay hindi ka minum ng alak before the day ng blood donation mo. Kasi hindi ka papayagan ng mga doktor kung may uminom ka kahapon ng alak. Kasi itatanong yan sa'yo. No? Itatanong yan sa'yo kung uminom ka ng alak. Kung uminom ka ng alak, hindi ka papayagan. No? Kasi nasa dugo yan eh. Hindi ka papayagan uminom. No? So, huwag kong uminom ng alak before ng blood donation mo. Number 3 ay dapat legal age ka. Mga 18 years old to, hindi ko alam kung 60 or 65 years old. No, hindi ko alam. Kung underage ka, no, na kailangan may parents consent ka. No, kung 16 years old, 15 years old, 12 years old. So, hindi ka papayagan. Kung 65, hindi ko alam kung ano ang ano nila. Hindi ko alam kung ilang ang age limit. Kung 60 or 65. So, number 4, okay ang kalusugan mo. Kung kunyari, kung may sakit ka, nilalagnat, inuubo, no? So, hindi ka papayagang mag-blood donate. No? Hindi ka papayagang mag-blood donate based sa pagkakaalala mo. Since 2019, February 2019, nalimutan ko na kung 3 years na eh, na huling ako yung nag-donate ng dugo. So, pumesma ka kung okay lang, basta ayos ang kalagayan mo, okay. So, ito naman ang do and don'ts naman after ng ano mo, ng blood donation mo. Number 1 ay huwag ka agad tatayo. Kasi baka maliyo ka eh, no? Huwag kang tatayo agad. Kasi maliyo ka, rest muna bago tumaya. Ahalayin ka na ng mga physician eh, no? So, huwag ka agad tatayo. Yan ang unang tatanda natin. Huwag agad tatayo. 2 ay huwag agad magbubuhat ng mabibigat. No, huwag kang magbubuhat ng mabibigat at saka tutungo. Kasi baka maano kay maliyo ka or ano pang mangyari sa iyo. No? So huwag agad yuyuko agad. Yan ang pangalawang tandaan natin. So after ng blood donation, sabihin iba pang hindi mo dapat gawin. So, number 3, huwag magdadrive kasi baka maka-aksidente ka eh. Baka maka-aksidente ka, baka cause ng mga pagsalpak ng mga ano mo, ng punta. So, huwag kang magdadrive. Okay? So, ang iba pang mga tinanong sa akin na di ko maalala, no? Ito, for example, yung tatanungin din ikaw kung ikaw yung nakapagtalik, hindi mawawala yan. Kasi, iniiwasan nila yung AIDS. No? Tapos, tatanungin din sa'yo na tatanungin din sa'yo kung may history ka ng ibang sakit. Kasi kung iba blood donate ka ay
Tedes ka, tapos tawag ka kay pasitibis, gara na ganyan. So, kung hindi naman tumawag, please pagala ko. Pasado ako. So, alhamdulillah. No? May mga tattoo din. Ay... So, may mga tattoo din. Hindi ko alam kung 1 year after na pagkatattoo or hindi ko matanong kung may mga tattoo ka. No? So, maraming tanong hindi ko na maalala. Kasi pagkatapos ng pagka blood donate mo is bibigay ka ng kwan, ng food sa'yo. Ano pagkaalala ko. So, hindi ko dala ang aking card. Nalimutan ko sa bahay. Sa labas kasi yun eh. So, yun lang ilang tips bago mag-blood donate kayo ng dugo. Kasi naalala ko rin eh na i-topic. So, hanggang dito na lang. So, goodbye.